Hi there, it's me, Karen. Welcome back to another video. And for today, we have a new product to review, and these are the Queen Lip Tints from Cosmetics. Up all night on my mind, got me thinking. Wanna stay, can you give me a reason? And for today, meron tayong susubukan na bagong lip tint brand. And these are the Queen Lip Tints by Cosmetics. They have actually two types of lip tint. Meron silang lip tints and meron silang powder mattes. So, pag umorder kayo ng product na to, it comes in a small canvas pouch like this. I don't know kung available din siya sa main store ng Queen Lip Tints. Pero sa distributor na nakuha ko, from Tress Beauty Products. Follow nyo yung kanilang Facebook page. Ilalagay ko yung link dito sa video or in the description box below. From Tress Beauty Products, ganito. Nakalagay sa isang canvas na small pouch yung kanyang mga lip tints. So, meron silang isang set ng mga lip tints. Yung ganito. I think it's available in 12 colors. Ilalagay ko yung picture dito ng lahat ng shades ng lip and cheek tint na available sa kanila. And yeah, ganyan yung itsura ng packaging ng kanilang lip and cheek tint. Nakasulat dyan, Queen by Cosmetics Lip and Cheek Tint. And ang ganda ng name ng mga shades ng kanilang tints kasi parang lahat ay mga beauty queens. So, kinuha ko lang yung mga shade na I think is wearable for me. And because I'm into pink and light red, ito yung mga shades na kinuha ko. So, I have Catriona, I have Ariella, and I have Janine. Ayan, so ang cute lang ng packaging nila. Sorry, may lip tint na yan kasi nag-try na ako kaninang umaga. So, ayan yung itsura ng packaging nila. Nakasulat lang dyan yung name ng brand. And meron dito parang sketch ng babae. Iba-iba itsura niyan per lip tint. And ayan, nakasulat sa baba yung name ng kanyang shade. This one is Catriona. And it's 10 ml. And nakalagay dito 100% natural. Kung hindi ako nagkakamali, this is organic and safe for kids. It is manufactured for Cosmetics. And it's 12 months after opening. Nakalagay din dyan. Ang maganda dito, meron siyang expiration date. Nakalagay dyan. So, ang expiration date nito is 8/2021 pa siya. Pag tinanggap nyo siya, sealed siya. Ayan. Hindi katulad nung ibang mga lip tint sa bangketa na pwede mong buksan and hindi natin alam kung na-try na ba siya or na-swatch na siya ng ibang tao. And for the ingredients, we have distilled water, glycerin, cosmetic grade colorant, flavoring, fragrance, and phenocetanol. Tama ba ako? Phenocetanol. So, yun yung mga ingredients ng product na to. Again, it's 100% organic and safe for kids. And dito ako super excited kasi meron din silang powder puff or I think ito yung kanilang powder matte. Ayan, iba naman yung packaging niya. Ito yung trinay ko kaninang umaga. And we also have here 3 shades. And ang pinili ko lang din, of course, yung wearable for me. So, kinuha ko tong pinaka-light na shade for me, yung baby pink. Ayan. And I also have the bloody red. And last one is the fuchsia. Tignan naman natin yung kanyang packaging. As you can see kanina, black and white yung kanilang cap. So, this one, it's gold. So, madidistinguish nyo agad kung siya ay powder puff. And also, nakalagay dyan yung kanyang brand. It says Cosmetics Powder Puff Fuchsia. Pero ito ay meron ng 8 ml. Manufactured also by Cosmetics. And for the ingredients, we have aqua, glycerin, French clay, butylene, glycol, phenocetanol, and FDC colorant. And now, let's move on to our swatch video. So, always make sure na nag-moisturize muna kayo or nag-exfoliate kayo ng inyong labi. So, ako, naglagay ulit ako ng aking pinaka-favorite, yung Care Nail Special Lip Care. Kahit na ito ay Lips Lipping Mask, ito yung nilagay ko kasi it's really very moisturizing. Ayan yung nakalagay sa lips ko ngayon. And tatanggalin na natin siya. Ayan, so buti nila nasabihan ako na mas pigmented daw yung lip tint kaysa dito sa powder matte. Kasi ang plano ko talagang unahin is yung lip tint. So, unahin pala natin i-test yung kanilang powder puff. And mag-start tayo mula sa lightest shade. We are going to try baby pink. So, pag binuksan nyo yan, just like the other lip tints na meron tayo, ayan, roll-on type siya. Ayun, parang puro oil lang yung lumabas.
Naalala ko, sabi nga pala, shake well before using. Kalimutan ko mga besh. Sorry naman. Bago natin i-try sa ating labi, mag-arm swatch muna tayo. Ito si Baby Pink. Ayan, ayan si Baby Pink. Actually, hindi siya super baby pink. Para siya may pagka-mauve. Kaya, magandang shade. Ayan. I don't know kung nakikita nyo na maayos. And it dries really fast. Up all night on my mind, got me thinking. Wanna stay, can you give me a reason? I don't think so. I don't think so. Ang bongga nito, besh. Ang ganda, lakas, naka-fresh. Kahit na baby pink siya, parang mauve. Parang ang fresh ng color. And tignan nyo, besh. Ayan, Walang transfer. And very lightweight. Hindi kasing bigat ng mga liquid lipstick na nilalagay natin or na-apply natin sa lips. Ito super lightweight and super nice. Tapos tignan nyo, walang stickiness talaga. As in, promise, wala. Wala. Tignan natin kung transfer proof siya. So, walang transfer. Ang nice nito, super lightweight. And ang ganda ng color. Ang ganda ng shade na to. Ayan, super baby pink. As in, good for everyday. Kung gusto mo na parang fresh-fresh lang yung itsura mo, this one is super perfect. I love this one. Di ako nagkamali ng pili. Ang lakas talaga nito, maka-fresh. Ang ganda. Ang ganda, nakaka-in-love. Tapos, hindi niya na-emphasize yung lines masyado. Ma-emphasize man niya, ang cute pa rin tingnan. You see that? Pag nag-smile ka na, ang ganda ah. Parang ang kinis. GGSS. Gandang-ganda na naman sa lipstick. Ang ganda nito. 115. Super sulit. Kaya natingnan natin kung madali siyang matanggal. We are going to use the Megan Makeup Remover Facial Wipes. Ito, bongga tong wipes na to kasi kahit yung mga waterproof na mascara, natatanggal talaga niya. So, yan. So, madali naman siyang matanggal. Actually, ayoko rin yung ano, yung super kapit na kapit na hindi mo na siya matatanggal. Pero ito kasi super pigmented. So, ayan o, kahit tinanggal nyo, meron pa rin siyang tint. Kanina yung gamit ko yung fuchsia. So, okay pa rin siya. Kahit na, siguro kahit kumain ka na right after that. Kasi may color pa rin yung lips mo eh. Ang vibrant colors tong mga natira. Punta muna tayo dun sa kulay pink. And let us try and swatch this one. It's fuchsia. Ito yung arm swatch ng fuchsia. Kita nyo? Super pigmented. Parang feeling ko bloody red. Ang pigmented. Ang pigmented. So, don't be me. If you wanna go, you can leave and leave my heart alone. Waking up to nothing when you're super far from home. And I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Ang bongga ng kanya. Diba ang bongga, no? Super pigmented. Ang pigmented nito, super lightweight talaga. Ang sarap. Ang sarap sa feeling. Parang wala talagang transfer. Kung may transfer naman tong isang tone, super minimal lang talaga. Nakita nyo ba gaano kapigmented yan? It's fuchsia, kaso parang muntik na siyang maging red. Dahil sobrang pigmented, ang lakas makasyala ng shade na ite. Oh my God. And ang lakas makaputi ng ngipin, di ba? Ang bongga nito, besh. Ang ganda. Yun nga lang, kailangan kong gamitin yung fingertips ko para i-spread yung product. Kasi kung ito lang yung aasahan mo, the roller itself is hindi magiging pantay yung distribution ng product. Kasi nga, it's watery, di ba nga? It's lip tint. Hindi naman to katulad nung may mga wand. Sana kung meron kayong lip brush, makakatulong yun for you to easily distribute the product. And this one is so nice. Ang ganda. So, wala. GGSS na naman ako sa tint na to.
super nice. Ang ganda. First time ko actually gumamit ng mga powder mats na lip tint. It's really my first time. And super nice. Wala na akong masabi. Ang ganda. Ang ganda nito, besh. Parang feeling ko ano. Yung character sa ano, sa ano ba yun? Sa Twilight. Ang lakas makaputi. Lakas makaputi ng shade na to. My God. My God. Subukan naman natin yung ating last shade. Ito yung Bloody Red. So, ito yung kanyang arm swatch. Ayan. So, parang magkamukha lang sila ni Fuchsia. Pero, in person talaga ito ay red. Pero, nung nag-dry na sila, halos parang magka-shade lang sila. Kasi nga, super pigmented. This is how Bloody Red looks like. Ang lakas makamadam, di ba? Give it time, come on baby, it's been 10 months. You should know, do you know what you want? I don't think so. I don't think so. Make it work, now it hurts, but I'll go there. Do the same, can you show me that you... So, itong shade naman, parang may pagka-vampy, Bloody Red. Ayun na nga, Bloody Red nga siya. So, medyo mas, ano lang, mas strong lang yung color na to. And, ang ganda pa rin kasi, ang lakas makaputi. Just be careful kasi medyo nag-i-stain siya sa ngipin. Ayan, lalo na pag nababasa siya. Pero, ang maganda sa lip tint na to is, nalalagyan niya even yung, nakita nyo, yung inner part, nalalagyan niya talaga ng pigment. Unlike doon sa ibang mga lip tint, kapag in-apply nyo, yung inner part na iiwan. Ito sa sobrang pigmented, kahit yung inner part, nalalagyan siya ng color. Ang lakas mga kontrabida, diba? And so, naglagay na lang ako ng foundation para medyo mag-lighten na yung color ng ating lips. And let's move on to their lip and cheek tint. Kung titignan doon sa bottom part, talagang nagkalat na yung mga tints ko. Pasensya na, talagang super, ang hirap tanggalin. Ang hirap tanggalin talaga nung lip tint eh. Okay, so kung titignan natin yung bottom part, parang ang mas pinaka-light is this one, next to, and ito parang super dark na siya. So let's first try this one. It's Ariella. So, ayan, pahirap na sa pag-arm swatch, di ba? So, we have, ito yung Ariella. Ayan, this one. Parang may pagka-pinky red pa siya. And si Catriona is talagang red. There. And we have the Janine. Yung Janine, parang yung bloody red siya. Ito nga pala, amoy ano siya. Hindi ko nasabi yung scent. Amoy ano siya, bazooka na bubblegum. Mga batang 90s dyan labas, anong amoy ng bazooka na bubblegum doon? Doon yung maaamoy to. Ayan, ganun yung scent niya, amoy bubblegum. And ito parang amoy marshmallow siya. Yeah, gotta hope so, but I don't think so. Don't be me, if you're here for good, I'm gonna need a little more from you. Waking up to nothing when you're super far from home. And I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for perfection. Ang bongga ng formula niya kasi hindi siya ano, hindi siya drying. It's water tint pero it's really moisturizing. Pansin niyo. Nagga-glide pa rin yung lips ko, yung upper sa lower lip kapag pinagdidikit ko sila. Super nagga-glide, super smooth nung formula. Tint kung tint, ang sarap. Ang sarap, ang sarap sa pakiramdam. Hindi yung iba katulad na pag nagdidikit, super lagkit or super sticky. This one, super nice ng formula niya. And kung napansin nyo, hindi ako gumamit ng fingertips ko para i-spread yung product. Kasi, yun nga, yung roller pa lang is actually good. Kasi nga, maganda yung formula ng product. Na-spread yan ng maayos yung product. So yeah, ang ganda nito. This one is Ariella. Ayan, medyo nag-dry na siya pero hindi pa rin siya sticky. Parang lahat ng shade gusto ko.
Ito, manamis na miss. O, nalasahan ko, di ba? Manamis na miss and super bango. Super bango. And last but not the least, meetin naman natin si Janine. Although siya yung pinaka-dark na shade dito sa lip tint, lip and cheek tint na nasubukan natin is hindi pa rin siya dark. Hindi siya super yung bloody talaga. Still wearable pa rin. So bago natin makalimutan, hindi natin siya nagamit as a cheek tint. So subukan natin yung pinaka-lightest shade na meron tayo, which is Ariella. Gamitin natin siya as our cheek tint. Tingnan natin kung maganda rin siya. Pero hindi ko na siya idedirekta sa sa cheeks ko. Ilalagay ko na lang siya sa fingertips natin. Ayun, dahan-dahan lang. Pigmented naman siya and madali rin siyang i-apply kasi nga moisturizing nga yung tint nila. So, madali rin siyang i-apply and madali siyang mag-glide. Yung formula niya, madali mag-glide sa skin. So, it's also super nice as a cheek tint. And what else can I say? Nakita nyo na sa mga swatches and upon application kung gaano kaganda lahat ng product na ito. Super na in love ako doon sa mga powder puff kasi it's my first time talaga na gumamit ng powder puff na lip tint and it's really super nice from the baby pink to fuchsia to bloody red. Super nice talaga ng formula nito and I'm actually wearing fuchsia. Ayan, super nice lahat na sabi ko na kanina from the formula, yung packaging wala naman tayong problem kasi naglalak naman siya na maayos, hindi yan nagli-leak. So napakasimple lang ng packaging and just like any other lip tint that we have and super I love the formula. And also, ang ganda nung kanilang mga lip tints kasi nga, as you can see rin kanina sa swatches, it's very moisturizing. Hindi katulad ng ibang mga water tint na talagang water. As in, literal na, water lang talaga. And yung iba sa kanila, mahapde. Nakasubok na ako ng lip tint na mahapde. And mapakla. Ito, matamis. And smells like marshmallow. And it's really moisturizing. Napakagandang gamitin. You are planning to buy the Queen Lip Tints by Cosmetics, you could get them. One of the distributors ng Queen Lip Tints. Pwede nyo siyang kunin kay Sis Charm direkto ng Tres Beauty Products. And if you're planning to buy, sana nakatulong to sa inyong video na to. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. Also, click the notification bell down there. I hope to see you on my next one.